Hello, mga papi. Saludo dyan. Sa ating mga papi na hanggang ngayon ay nagmomotor pa rin kahit malakas ang ulan. Hello, mga papi. Welcome na naman sa isang episode ng Kain Mo To. Okay, sa episode na to, pupunta tayo sa Lukban, Quezon. Nabalitaan namin na meron doon sikat na cafe na medyo European yung dating. At European din daw yung food nila. So, punta tayo doon. Ang pangalan is Lemason the Yellow Lane. Tunog sosyalin ano? Kahit hindi kami sosyal, tatry namin yung food doon. So, tara!
Second time pa lang umakyat ng group dito. Nandito na tayo sa Le Maison de... Ano yun? Le Maison de Yellow Lake. Tama? Tama. Le Maison. Le Maison. Tama? So, itatry natin yung pagkain dito sa Lukban. Tapos sa Longganisan Lukban at Sinabang. Kaya, tara! Thank you.
Okay, at ngayon for the review. Masarap naman yung pagkain nila. Masarap yung pasta. Gustong-gusto ko yung pesto pasta nila. Ang ayaw ko lang doon eh, bakit nila pinutol-putol yung pasta mismo? Kasi ang hirap ikutin ng tinidor pagkakainin mo na. Kailangan sasandukin yung pasta para makain mo. Lasagna, masarap din. Yung pizza, kasi ako, explain ko lang muna yung side ko ha. Kasi ako yung tipo ng tao na gusto yung Pinoy style ng pizza na yung may tomato sauce, tapos ay yung may ham, may pineapples, may ground beef. Eh, hindi ganun yung flavor nung pizza na nandun. Kasi ano siya, more on parang style ano ba? Paano ko ba ipapaliwanag? Parang more on the Mediterranean na European style yung pizza nila. Yung ang gamit nila is fresh na diced tomatoes. Tapos yung malalaking diwa ng bell peppers, yung mga ganun. It doesn't suit my taste. Kumbaga, hindi yun yung tipo kong lasa eh. Kaya yun, hindi namin masyadong nakain. Well, anyway, naipake naman namin for takeout. Tapos, naubos naman sa bahay. So far, okay naman. Bali, yung gastos namin is 840 pesos. Pero feeling ko kasi sa tatlong tao yung kinain namin eh. Kasi ganun usually yung ginagawa namin. Bumibili kami ng sobra para matikman naman namin at least yung specialties nung ano na yun, nung specific restaurant or kainan na yun. Ano pa ba? Yung bingsu, shout out kay ate na gumawa ng bingsu namin kasi nung panahon na nagpunta kami doon, wala yung mismong gumagawa ng bingsu. Sabi lang ni ate dun sa cashier, siya na lang yung gumawa para matikman namin. So, salamat ate sa paggawa ng bingsu. Nasarap naman siya. Oo. Okay yung mango bingsu yung in-order namin eh. Yung ambience, typical European vibe yung ambience. Medyo may pagka-Parisian kasi medyo parang French yung mga tugtog. Tapos yung style cafe, yung seats. Doon sa food, sayang lang. We didn't get the chance to... Ang ingin ng mga aso. Okay. Doon sa pagkain, sayang lang. Hindi kami nagkaroon ng chance na makain yung... Parang kasi ang daming kumakain sa kanila ng steaks eh, na may rice. Wala lang, parang hindi bagay ba yung rice at saka steak na kainin sa European themed na restaurant. Kaya siguro hindi yung order namin. Pagbalik namin, tatry ko yung steak at saka yung rice nila. Kasi kita ko, daming bumibili. Kayo, yung mga viewers, kung makakapunta kayo doon, itry nyo yung steak at saka yung rice nila. Kasi ang dami talagang bumibili. Well, anyway, at least maganda din na yun. Ang in-order namin na food is yung hindi typical na kinakain yun sa restaurant na yun. I won't know. Kasi, first time naman namin kumain dun eh. Pero, base sa pagkakakita ko, hindi yun usually kinakain ng mga tao dun sa restaurant na yun. Okay naman siya. 840 siguro pa siya sa apat na tao. So, nasa budget pa rin tayo na 200 mahigit. So, way below 300 pa rin. Try nyo yun, Lokban. Nasa gitna, nasa bayan mismo ng Lokban yung pagkain. Just for a change. Kasi yung iba pumupunta sa Lokban para makakain ng pansit Lokban, longganisang Lokban. Kung ayaw nyo nung ganun, trip nyo ibang klase ng pagkain, punta kayo doon. Lemason de Yellow Lane. Okay, meron silang bingsus, European themed yung cafe, European themed cafe yung restaurant. So, masarap. Punta kayo doon. Try nyo yung pesto pasta. Masarap yun.
Okay? So see you again next week. Bye!